Umabot na sa Senado at DepEd ang diskusyon sa kung dapat bang ibalik sa dati ang pasukan at bakasyon ng mga estudyante. Sa gitna yan ang init ng panahon na tinitiis ngayon ng mga pumapasok sa klase. Pati ilang guro ay umaaray, hirap daw mag-focus ang mga estudyante at dumarami ang mga absent. Yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Kung tutuusin, swerte na ang klaseng ito sa isang pampublikong paaralan sa Manila. Pito ang electric fan sa loob, hindi siksikan dahil mahigit 20 lang ang estudyante at malalaki ang mga bintana. Sa lagay na yan, hirap pa rin ang mga estudyante sa sobrang init. Kapag nagle-lesson po kami, hindi na masyadong nagko-concentrate ang mga bata sa init. Kasi iba na yung pakiramdam nila. Kahit nga po kaming mga teacher, ay kung minsan hindi namin nararamdaman, tumatagaktak na yung pawis namin. Sa classroom naman na ito, ang ibang estudyante may dalang sariling portable electric fan. At bawat isa, meron siyempreng baong tubig, pamatid uhaw. Sa survey ng Alliance of Concerned Teachers, 87% ng mga teacher ang nagsabing hirap mag-focus ang mga bata sa klase dahil sa init. 37% naman ang nagsabing na trigger ng summer heat ang kanilang pre-existing medical condition. 40% naman na punang mas madalas ang pag-absent ng mga estudyante. Sa klase ngayong araw ni Teacher Jocelle, 6 na batang absent, habang kada linggo aabot sa 4 na teacher ang mag-absent. Nakakaranas po ng ubot-sipon kasi yung pawis na tumatagaktak sa atin, lalo na natutuyuan yung likod natin, yun po ang nagiging problema. Ang grade 7 na si Lovger, habang nagkaklase, sumasama ang pakiramdam dahil sa init. Nahihilo po. Mayroon po mag-concentrate. Yung iba pong mga klase is maiingay pa po. Kaya sinasabihan ng mga teacher dito ang mga estudyante na laging uminom ng tubig. Maya't maya umiinom sila. Sabi po namin, kapag nakakaramdam yung medyo mainit na po yung pakiramdam, lagi pong ugaliin na uminom ng tubig. Noong 2020, sinimula ng Department of Education ang pagbubukas ng klase sa Agosto sa halip na Hunyo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dahil dito, tumapat ang bakasyon ng mga estudyante sa buwan ng Hunyo at Hulyo sa halip na Abril at Mayo. Pero bago nito, matagal nang usapin ang pagbabago sa class opening. Kabilang sa argumento noon ay ang madalas na bagyo tuwing buwan ng Hunyo at Hulyo na dahilan ng madalas na suspensyon ng klase. Sa datos nga ng PAGASA, tuwing buwan ng Hulyo, pinakamaraming pumapasok na bagyo sa Pilipinas. Pero ngayong nagbalik na ang face-to-face classes sa panahong napakainit ng panahon, sabi ni Senator Win Gatchalian, dapat ibalik na ang dating school opening tuwing Hunyo. Ang mga bata dapat magpahinga, maglaro, magbakasyon. Pag gagawin natin tag-ulan ang kanilang bakasyon, hindi sila makakalabas, makukulong sa bahay lang yan. Kaya yan naman yung tinatawag na nating social reason, kaya ginawa yan ng summer, no? Kaya tayo may summer break at nakakabakasyon ng pamilya. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, karaniwan mang umuulan at bumabagyo sa Hunyo at Hulyo, may extra na 40 days ang school calendar para sa mga school suspensions. May tinatawag po tayong number of minimum school days, no? Usually yan po ay 180 days, no? At yung ating school calendar ay nakapeg po siya sa 220 school calendar days. Ibig sabihin po may 40 days po talaga na naka-buffer siya. No? Karamihan sa mga magulang at estudyanteng nakausap namin, pabor na ibalik sa Hunyo ang simula ng klase. Tag-init masyado. Tapos lalakad yung mga bata, sobrang init. Dati kasi hindi naman ganun. Pag summer na, nasa loob lang ng bahay sila. Pag summer, lalo mainit. Ang mga estudyante, nagkakasakit. Kahit kakainom ko lang po ng tubig, ano po, na mauuhaw ka po ulit. Kahit may electric fan po, mainit pa rin po. Pag-aaralan daw ng Department of Education ang panukalang ibalik sa Hunyo ang simula ng pasukan. Pero sa ngayon, wala pang ganyang plano. Pinapayagan naman daw ang mga school head na mag-suspend ng in-person classes at gawing blended learning sakaling hirap na ang mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.